as isang Kristiyano, no? Parang nawala sa kanyang sarili. Nawala na lahat ng ginawa ni Lord para sa kanya. Nakalimutan niyang ingatan yung kanyang buhay. Na alam niya na yung buhay na yun napakahalaga para kay Lord. Amen po. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga binanal ni Lord, hanggat maari po, kung ang mga bagay dito sa mundo iniingatan natin, higit natin ingatan itong buhay natin na to, na binanal na ni Kristo. Hanggat maari, sabi nga niya, huwag kayong makiayon, huwag kayong makiisa, huwag kayong sumabay sa agos ng mundo. Kasi bakit kaya tayo hindi pinapasabay ni Lord doon? Bakit hindi niya tayo pinapaayon sa takbo ng... Kasi kung aayon talaga tayo sa mundo, kung sasabay tayo sa mundo, lahat ng bagay na ginawa ni Jesus para sa atin makakalimutan natin, mawawala lahat ng yun. Kasi akala natin ito yung tama, ito yung mabuti, ito yung makakaganda sa amin, ito yung makakatulong sa amin. Pero mali pala. Makalimutan natin na yung Diyos na nasa atin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na may magagawa, Diyos na totoo. Amen. Yun yung nangyayari minsan eh. Kaya talaga, no, hindi na natin na sasamba si Lord dahil sa buhay natin talagang nawawala na sa atin yung kabanalan, no? Dahil nga sa mga nangyayari. Minsan makita mo yung isang kapatid ganon. Ikaw din sumasabay ka. No? Dapat huwag na huwag tayong makiayon. Kung ano man po yung nakikita natin, ano man po yung nangyayari sa paligid natin, lagi natin iisipin na yung ginawa ng Panginoong Jesus sa mga buhay natin. Ba't tayo ganito ngayon? Ba't tayo namumuhay ng... Dahil yun po kay Jesus. Amen. Kaya hanggat maari yung kabanalan natin, pakaingatan natin. Amen, amen po? Yes. Kung paano nga sabi natin, for example, mayroon kang diamond, no? Yung diamond talaga pinakakaingat-ingatan mo. Ihigit ka pang mahalaga kay Lord kaysa sa diamond na yon. Yes. Kaya ano mas iingatan mo? Yung mga diamond na yon, dito lang yon. Pero ikaw, napakahalaga mo kay Lord. Napakahalaga natin kay Lord. Kung precious sa atin yung mga batong bato, mas precious po tayo kay Lord. Kasi bakit? Hindi ka ba naman special? Hindi ba naman tayo special? Ginawa na ni Lord para sa atin. Dati hindi man tayo banal, dati para lang tayong basahan, para lang tayong mga yung walang kwentang bagay. Pero anong ginawa ni Lord para maging precious tayo, para maging mahalaga tayo? Yes. Di ba? Ibinigay niya yung kanyang buhay. Amen. Na hindi mababayaran at hindi matutumbasan ng kahit na ano. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, hindi yung yaman natin, hindi yung pera natin. For example, nagbibigay ka sa church, yung yaman mo, yung, hindi yun yung nais ni Lord sa atin. Bagamat bahagi yun, pero higit, amen, gusto ni Lord yung buhay natin na maging banal. Yung buhay natin na banal na ginawa ni Jesus para sa atin, huwag nating hahayaan na mabaliwala o mawala dahil lang man sa pakikiayon natin sa mundo. Amen po? Yes. Naiintindihan po natin. Amen. Kung ang tao patingin sa atin, wala tayong halaga. Kung ang tao tingin tayo para pulubre o basahan lamang, ang Panginoon, si Jesus, ang tingin sa atin, isang mamahaling bato. Higit pa sa bato na mga pinapahalagan sa mundong to. Amen, amen po? Dapat yun lagi nating iisipin na kung gaano tayo kay halaga kay Jesus. Nang sa ganon, hindi ka man lupay pa, hindi ka malungkot, hindi ka mawalan ng pag-asa. Yes. Lagi mong iisipin na ikaw ay napaka-espesyal para kay Lord. Amen. Lahat po tayo ay espesyal kay Jesus. Amen, amen po. Amen. Kaya, yun po pala nais ni Lord. Panatilihin natin yung ating kabanalan. Amen po. Para yes, masambahuta natin ng totoong pagsamba ang Panginoon. Mm. Yung buhay natin na ginawa ni Lord na banal, ialay din natin sa Kanya na banal. Amen po. Kaya totoo po yung mga sinasabi ng mga tao na banal. Hindi lang po tayo nagbabanal-banalan dahil binanal po talaga tayo ni Jesus. Amen, amen po. Amen. Kaya dapat pala pag sinasabihan tayo ng yung mga banal dyan, natutuwa po pala tayo, nagagalak po pala dapat tayo kasi yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. Amen.